阿丁达基拉因阿萨巴因ang Panginoong buti igalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin tayo'y magbigay galang sa Diyos na sa ating ay lalang tanay inapon hiyat hindi lang kawang iniingatan ating dakilain at sambahin ang Panginoong butihin igalay mga awitin sa piging na handog niya sa atin. Sa ngalan ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin ho natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid na lubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y ipanalangin sa Panginoong ating Diyos. Kaawaan tayo ng makapangyarihan Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, patawarin mo ang mga may utang sapagkat kami hindi nakababayad ng lubusan. Kaya't makaligtas nawa kaming tanan, pakundangan sa pagdalangin ng mahal na Birheng Ina ng Diyos para sa aming kabutihan. Sa pamamagitan ni Jesucristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Maupo po ang lahat. Pagbasa mula sa aklat ng Levitiko. Sinabi ng Panginoon kay Moises nang sila'y nasa bundok ng Sinai, bibilang kayo ng 7 taon ng pamamahinga, 7 tigpipito at 49 na lahat. Pagkalipas nito, sa 10th araw ng 7th buwan, araw ng pagtubos, ihipan ng malakas ang mga trompeta sa buong lupain. Sa ganitong paraan, itatangi ninyo ang 50th taon, ipahahayag ninyong malaya ang lahat sa buong lupain. Ito'y taon ng inyong paglaya. Ang alipin ay babalik sa kanyang sariling tahanan at ang lupaing na ipagbili ay isasauli sa dating may-ari. Sa taong iyon, huwag kayong magtatanim sa inyong bukirin. Huwag din ninyong aanihin ang bunga ng mga halaman na kusang tumubo, sapagkat ito'y taon ng pagdiriwang at itinalaga para sa akin. Ang inyong kakanin ay ang bunga na tuwirang pinitas sa bukid. Sa taong iyon, bawat isa sa inyo'y babalik sa kanyang ari-arian. Kung magbibili kayo o bibili sa inyong kapwa, huwag kayong mandadaya. Magbabayad kayo ayon sa dami ng taon mula sa huling taon ng paglaya at magbibili naman ayon sa dami ng taon ng pamumunga bago dumating ang sunod ng taon ng paglaya. Pagdami ng taong natitira pa, mataas ang halaga kung iilang taon na ang natitira. Mas maliit ang halaga sapagkat ang batayan ay ang dami ng pag-aani.
Maging tapat kayo sa isa't isa at matakot sa akin. Ako ang Panginoon, ang inyong Diyos. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. O Diyos, pagpalain kami't kahabagan. Kami, Panginooy, iyong kaawaan. Upang sa daigdig mabatid ng lahat ang iyong kalooban at ang pagliligtas. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Naway purihin ka ng mga nilikha, pagkat matuwid kang humatol sa madla, ikaw ang patnubay ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Nag-aning mabuti ang mga lupain, pinagpala kami ng puon, Diyos namin. Ang lahat sa amin iyong pinagpala, naway igalang ka ng lahat ng bansa. Naway magpuri sa iyo ang lahat ng mga tao. Magsitayo po ang lahat. Alleluia, 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 alleluia. Mapalad ang inusik sa gawang puspos ng bait, pagkat may kakamting langit. Alleluia, 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 alleluia. Sumaiyo niyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Mateo. Papuri sa iyo, Panginoon. Nung panahong iyon, nang makarating kay Herodes na tetrarka ang balita tungkol kay Jesus, sinabi niya sa kanyang mga lingkod, siya'y si Juan Bautista na muling nabuhay, kaya siya nakagagawa ng himala. Si Herodes ang nagpahuli, nagpagapos at nagpabilanggo kay Juan. Ang dahilan ay si Herodias na asawa ng kapatid niyang si Felipe. Laging sinasabi ni Juan kay Herodes, hindi matuwid na magsama kayo ng asawa ng iyong kapatid. Ibig ni Herodes na ipapatay si Juan, ngunit natatakot siya sa mga Hudyo sapagkat kinikilala nilang propeta si Juan Bautista. Nang dumating ang araw ng kaarawan ni Herodes, sumayaw sa harapan ng mga panauhin ang anak ni Herodias. Labis na nasiyahan si Herodes, kaya't isinumpa niyang ibibigay sa dalaga ang anumang hingin nito. Sa udyok ng kanyang ina ay sinabi ng dalaga, ibigay po ninyo sa akin ngayon din sa isang pinggan ang ulo ni Juan Bautista. Nalungkot ang hari, ngunit dahil sa kanyang pangakong narinig ng mga panauhin, iniutos niyang ibigay iyon sa dalaga. Kaya't pinugutan niya si Juan sa bilangguan, inilagay ang ulo sa isang pinggan at ibinigay sa dalaga. Dala naman nito ng dalaga sa kanyang ina. Dumating ang mga alagad ni Juan, kinuha ang kanyang bangkay at inilibing. Pagkatapos, ibinalita nila ito kay Jesus. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo po ang lahat. Ang gawain po ng isang propeta
ay akayin ang bayan ng Diyos. At yan po ang ginawa ni Juan Bautista sa ating ebanghelyo. Siya ay nagsalita tungkol sa hari para hindi magkasala ang hari ng Israel. Dahil kinakasama ni Herodes ang asawa ng kanyang kapatid. Kaya sinabi ni Juan, hindi matuwid na nagsasama kayo ng kapatid ng asawa mo. Asawa ng kapatid mo. Pero, ayaw tanggapin ang pagpapahayag ni Juan. Anong pinagawa? Pinakulong para tumahimik. Pero si Juan ay naging tapat sa kanyang tungkulin bilang propeta at tagapaghatid ng tagahanda ng dadaanan ng Panginoon. Hindi niya iniisip anong sasabihin ng ibang tao. Para sa kanya, mas importante kung ipapahayag niya ang tama. Para sa ganoon, ang bayan ng Diyos ay tumalikod sa kasalanan. At yan din po ang misyon ng simbahan na maging propeta sa panahon ngayon. Ipapahayag po ng simbahan ang katotohanan. Ipapahayag po ng simbahan kung tayo ay tumatalikod na sa Diyos. Parang sinasabi, madumi ang mukha mo. Pero ikaw naman, pag may nagsabing propetang madumi ang mukha mo, sabi mo, huwag mo akong pakialaman. Huwag kang makialam, diyan ka lang. Lalabas ka, madumi ang mukha mo. Gusto mo ba yun? Ganun po ang trabaho at misyon ng isang propeta na maging malinis ang bayan ng Diyos para buong puso ang pagsamba sa Diyos. Whether it is comfortable or uncomfortable for us. Sa ating ebanghelyo, si Juan nagpahayag ng katotohanan, pero sayang, hindi nakinig si Herodes. Kung nakinig lang si Herodes, iba sana ang ending. Iba sana ang kwento kung nakinig lamang si Herodes sa pagpapahayag ni Juan. Tayo po ngayon, bilang mga Kristiyano, may mga propeta pa rin tayo. Mga tao nagpapahayag ng katotohanan at inaakay tayo sa mabuting gawa. Halimbawa ho, yung mga magulang. Pag pinagsasabihan yung anak, wag mong gagawin niya, masama yan. Wag mong sabihin sa magulang mo, wag kang makialam sa akin. Naintindihan ko naman, lahat ng magulang dito, ang ninanais ay ang anak ay tumahak sa mabuting daan, hindi mapahamak. Wala naman sigurong magulang na nagnanais na mapahamak o malagay sa kapahamakan ang kanyang anak, hindi ba? Ganun po ang trabaho din ng propeta. Ayaw niya na malagay sa kapahamakan ang bayan na kanyang pinaglilingkuran. Kaya kagustuhin mo man o ayaw mo ang sinasabi, pero para sa kapakanan natin, ipapahayag lagi ng propeta. Tayo din po, dahil sa binyag, nakikiisa din po tayo sa pagkapropeta ni Jesus. Nung bininyagan tayo, tinanggap natin ang misyon na maging propeta. At ang propeta, nagpapahayag ng katotohanan. Kaya lahat tayo dito, tinatawag ng Diyos na maging propeta sa isa't isa. Akayin ang bawat isa patungo sa Diyos. Huwag sana tayo ang dahilan ng paglayo ng isang tao sa Diyos. Huwag sana tayo ang dahilan para may isa ay mapahamak. Tayo sana ang dahilan
para ang isang tao at kapwa natin Kristiyano ay maging mabuting tao. Kaya ho, sana walang Kristiyanong bad influence . Sana ang mga Kristiyano ay maging mabuting halimbawa sa kapwa niya. Yan po ang misyon nating lahat. Tulad ni Juan Bautista na naging propeta ng Diyos, tayo din po ay tumatahak sa daan ng pagiging propeta. Pagpapahayag at pag-aakay sa bawat isa palapit kay Jesus. At kasama din po noon, bilang isang propeta, nakikinig din siya sa salitaan ng Diyos. Bago siya magpahayag, nakikinig muna siya sa Diyos. Kaya tayo din po bilang Kristiyano ay inaanyayahan na laging makinig kay Jesus. Laging makinig sa mabuting balita. Pero sana hindi lang pakikinig. Pero mula ho sa pakikinig, nagkakaroon po ng pagbabago ng buhay natin. Kaya yan po ang samot dalangin po natin lagi dito. Sa mga pumupunta po, dumadayo pa ho rito sa simbahan sa Quiapo para masilayan ang larawan ng mahal na pong Jesus Nazareno. We always pray for that grace of conversion na pagtalikod sa pangit na gawain at aalis dito ng may panibagong puso at may kahandaan ng pagbabago ng buhay. Nang ang ating buhay ay maging kalugod-lugod sa mata ng mahal na pong Jesus Nazareno. Nagsisimula ito sa ating bukas puso na pakikinig sa kanyang salita. Kaya lalabas tayo ng simbahan pagkatapos ng misa. Hindi na magkukumpulan at magkikipagchismisan. Lalabas tayo ng simbahan, hindi na para makipag-away. Lalabas tayo ng simbahan na lumalago sa kabutihan. Hindi sayang ang salita ng Diyos sa buhay natin. Hayaan ang salita ng Diyos ang humubog sa puso natin nang sa gayon tayo din ay makatugon sa hamon at paanyaya ng Diyos na maging propeta sa bayan ngayon. Amen. Magsitayo po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, natitipon tayo kay Kristo na nagwagi laban sa lahat ng kasamaan. Lakas loob tayong lumapit sa Ama, kasabay ng ating mga panalangin. Ang ating itugon, makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamayanan. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang simbahan naway mapanibago at magbigay saksi sa mga tamang pinahalagahan ng buhay upang makatulong na maitinding ang bundong nasadlak sa pagkakasala, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga nagdirigmang mga bansa naway matutong mamuhay sa pagkakasundo at pagtutulungan para sa papapanumbalik ng kapayapaan sa daigdig, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Atin nawang itaguyod ng buong puso ang katotohanan at labanan ang patago at pailalim na impluwensya ng kasamaan, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga may sakit naway tumanggap ng kasiyahan ng pag-ibig ng Diyos mula sa mga taong kumakalinga sa kanila, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama,
gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Ang mga tapat na yumao naway makarating sa pangakong walang hanggang tahanan, manalangin tayo. Makapangyarihang Ama, gawin mo kaming mapagwagi sa iyong pamamaraan. Makapangyarihan Diyos at tamahabang itinataas namin sa iyo ang aming mga panalangin. Nagpapasalamat kami sa iyong anak na siyang lumupig sa kasalanan at kamatayan. Siya na nabubuhay at nagahari kasama mo at ng Espiritu Santo. Amen. Magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo po ang lahat. Itungalak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Purihin ka nawa, O Diyos, sa rurok ng kalangitan, dito nawa sa daigdig ay iyong karangalan. Itong alak at tinapay ay handog sa'yo, Ama. Ito'y bunga ng aming gawang iyong pinagpala. Sumasamo ang iyong bayang, tanggapit iyong basbasan nang sa amin maging tunay na katawa't dugo ng iyong anak. Magsitayo po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha sa paggunita namin sa mahal na Birhen, hinihiling namin ang aming paghahain ay lakipan mo ng kapupunan upang kami ay maging handog na ikinalulugod mo kailanman sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang inyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan. Ngayong pinararangalan ang mahal na Birheng Maria, bukod mong pinagpala sa babaeng lahat, ang mahal na Birheng totoong mapalad na iyong piniling maging ina ng iyong anak noong isugo mo siya bilang aming Mesiyas. Sa kapangyarihan ng Espiritong Banal, ang Birheng Maria ay naging inang tunay ng iyong anak na kanyang isinilang bilang liwanag nitong sanlibutan. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo,
nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo, o sana sa kaitaasan, pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon, o sana sa kaitaasan, magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng Tanang Kabanalan, kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at dugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay, pinasalamatan kanya. Pinaghati-hati niya iyon. Iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na iyahandog para sa inyo." Gayun din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis, muli kanyang pinasalamatan. Iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin. Ito ang kalis ng aking dugo ng bago at walang hanggang tipan. Ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat sa ikapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak. Kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig, kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay, gayon din ng lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo, maipagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo, dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin at huwag mo kami ipahintulot sa tukso
at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Jesucristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Jesucristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos, na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Ito ang Kordero ng Diyos, ito nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan. Mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para po sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen pagkasabi ng pari o ng lay ministers ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Come to me, all you that labor, all you that labor and are burdened, and I will give you rest, and I will give you rest, says the Lord. Ustate et videte quoniam suavis est Dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. I will bless the Lord at all times. His praise shall be ever in my mouth. Let my soul glory in the Lord.
Coniam suavis tes dominus, beatus vir qui sperat, sperat in eo. Glorify the Lord with me. Let us together extol His name. I sought the Lord, and He answered me and delivered me from all my fears. Gustate et videte, coniam suavis tes dominus, beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Beatus vir qui sperat, qui sperat in eo. Pagkatapos po ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan po ang lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o sa Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor at Pambansang Dambana ni Jesus Nazareno. Magsitayo po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming pagsasalo sa hayag nagbibigay buhay sa paggunita namin sa mahal na ina ng iyong anak ay magdulot nawa sa amin ng iyong kagandahang loob upang lagi naming madama ang iyong paglingap sa pamamagitan ni Hesukristo, kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Jesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angkan na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan ng may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan sa pamamagitan ng bendisyon na ito, naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran. Bilang Panginoon, magpas sa walang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama at ang Anak at ang Espiritu Santo. Amen. Umayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Nuestro Padre Jesús Nazareno.
Panginoon, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin, aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisan ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka namin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, nilulwalhati